Christopher Bonalos. The Chief PIO from the Manila Police District, Sir Carlo Manuel. The Chief of the DOPD of the MPD, Sir Andrew Aguirre. The DD for Operations from the Manila Police District, Sir Narciso Domingo. We also have with us, Sir, Agent Rosalie Sarasla from PIDEA. Sir Gilbert Sugay of the Manila Barangay Bureau. Sir Dennis Ebuenga from the Manila Police District, DIR, Philippines. And of course, our special guest, Undersecretary Martin B. Dino. As of now, sir, we have a call. Okay, thank you, Attorney. Now, may we hear the report of the PNP updates on the drug clearing operations and the accomplishment report. Okay, before the PNP will proceed, I would like to welcome you. Happy Mansari. Siyempre, we will continue na ligawan ang ating mga kababayan na makiisa sa ating layuri na makapaglingkod ng tapat, makapagbigay ng mapayapa, panatag at drug-free city of Sir, PNP, please, Colonel, please do the one. Good afternoon, sirs. Patay lang ng ilaw sa Codley. Please. Once again, good afternoon, sirs. This is the first meeting of Manila Anti-Drug Abuse Council under the leadership of our energetic mayor, Honorable Mayor Francisco Isko of Moreno de Magoso. As shown on the screen, order of my presentation as follows. The PIDEA validated field barangays. Monitoring on RWP from July 2016 to July for this year, and status of validation of unified watch list. Next slide, please. For this report, sir, yesterday there were a total of 89 drug cleared barangays declared by our PIDEA NCR Director Plaza. So out of 896, 89 were totally cleared. So based on the categories, we have slightly affected, moderately affected, and seriously affected. Under slightly affected, we have 263. And for that, only 49 were cleared. On the moderate affected, we have 455, and cleared is 36. Then seriously affected, we have 89, then minus 4, so that's 85 to be cleared. So, doon po sa ating PS1 to 11 assume, sir, may mga target po sila based on their total number to be cleared. So, PS1, meron silang 101 to be cleared. Then yun na Moriones po, from 76, meron sila minus 13. So,
Then Santa Cruz, mayroon sila na cleared na 10. So maging ano na lang po yan, 79. Then Sampaloc, ayan po yung pinakamarami nating barangays. So mayroon po silang 11 na na-cleared. Then Ermita, 10. Then Santa Ana, may 15 po. Abad Santos, may 3 po sila na-cleared. Santa Mesa, 3 rin po. Malate Police Station, may 4. Then Pandacan, may 9. Then lastly is the Binondo, may 7. So very significant po ang pagka-clear po na ating barangays from the time na nilaunch po itong drug clearing po natin for the past 3 years po. So ayan po ang ating total clear barangays. Next slide please. On the monitoring of recovery and wellness program, so we have two programs. One is the PNP initiated program and the other is the LGU. Ito po yung supported by LGU or NGOs. So for the PNP initiated, we have 113 users and 1 pushers that were already under RWP. RWP, ito po yung recovery and wellness program. So with that, sir, I would like probably announce that Manila Police District ranked top 1 in NCRPO for PNP initiated. We have a program for that graduates. We call it mindset. What's the meaning of mindset? It is the NPD initiative for drug surrender everlasting transformation. Yan po ibig sabihin ng mindset. Then doon naman po sa NGO supported program, meron po tayong San Lakbay dyan, saka Sipag. So with that, sir, meron po tayong number of drug surrenderers already 49,070 and the pushers is 2,034. So from the PNP initiative program plus the NGO program, meron na po tayong 607 na nakagraduate. Then nag-users po, then 3 po sa pushers as of this date. So next slide please. Our status on validation of unified watch list. Pag sinabi po natin unified, this effort from the PNP and as well from the PDEA, including the barangays. So with that figure, sir, we have a total balance as of April 28, 2019, 7,210. And we have a remaining balance of 189. As shown, sir, makikita po natin sa mga police station, may na-zero na po. And the rest, yung PS5, medyo marami po siya. So, tinututukan po namin ito ng todo para po mahuli na po yun, matokhan na po yung mga nasa watchlist po natin. So, the same with the PDEA, katulad po namin. And the barangays. So, next slide please. On the status of validation of unified watchlist, this was a coordinating conference was done last July 28, 2019. With the PDEA. Ang new baseline po namin in total po ay 69,651. Yan po. So, out of that, yung sa 7,000 nga po, sir, meron pa tayong 56,000 to be subject for clearing tokhan. So, that's the figure shown na yung aming drug operation, the NPD is always on the prime module effort to reduce
or to eliminate or to eradicate, totally eradicate this problem in our society in drug addiction and selling of illegal drugs in our barangays. That's all for the presentation of the MPD. Mabuhay po tayong lahat. Good afternoon. Okay, can we hear the report of PDEA? Maganda nga po sa ating lahat, sa ating mayor. Maganda nga po po. I am Aldwin, Agent Aldwin D. Pagaragan, the District Officer of Manila, PDEA Manila, PDEA NCR. In behalf of my regional director, I will report the updates on barangay drug clearing and drug affectations in Manila. Next slide. To give a brief background, the city of Manila has a population of 1,780,148 and a land area of 42.88 square kilometer. Number of barangays, 896. Number of police stations, 11. Ang tao namin sa Manila district office, 10 lang. 10 agent lang. So, we are doing our best na para makater yung kung ano man yung hinihingi sa amin. Next. Background pa rin po. Discuss ko lang po yung drug abuse trend. Ang drug of choice pa rin po natin dito sa Manila is nangunguna pa rin yung shabu. Ayan po. Next. Sumunod po yung marijuana or cannabis. Next. Yung ecstasy po or yung po yung mga party drugs. And then yung kush, yung po yung high grade marijuana, yung po yung may mga nahuhuli na rin po ngayon. Kadamihan yung ganyan yun. So based po to sa mga huli na nahuhuli namin. So number one talaga ngayon yung shabu pa rin po. Next. Ito yung barangay drug clearing program ng ito po yung mga classifications of drug affected barangay. Na-discuss na po siya ng PNP, so i-reiterate ko lang po yung mga slightly affected. Ito po yung mga reported na meron pong drug users. Tapos yung moderately affected po, reported po siya na may presence of drug pushers and users. When we say seriously affected, reported presence of any of the following. Yung may laboratory po, warehouse. Dito naman, wala namang marijuana plantation dito. So, ang ano po dito sa Manila, mostly drug dens, yung mga tiangge. Tapos yung mga other, nandiyan po, may mga financier, saka yung mga protectors. Next. Ito po yung percentage ng drug affectation. Out of 896 barangay, 127 are slightly affected. 89 are drug-free, which represent 9.9%. 108 are seriously affected. And 572 yung mga moderately affected. Kanina po tinatanong sa amin yung mga parameters. So, sabihin ko na po yung parameters yung para ma-declare as drug cleared yung ating barangays. Yan po, from non-availability of drug supplies, absence of drug transit and transshipment activity, absence of clandestine laboratory, yan po yung sunod-sunod po.
Tapos yung pinaka importante po diyan eh, yung mawala yung mga syempre yung yan po sa lalo sa mga yung supply po yan. Pag nawala po yung supply, sigurado naman nabawasan po natin yung mga nagtutulak diyan, mga ganyan. Saka yung gagagamit, mawawala rin po. Next. Tapos yung accomplishment po, ito po yung mga listahan ng mga barangay na na-clear ng PIDEA. Nandiyan na po rin yung date, so i-emphasize ko lang po na yung 2018, ang total barangays lang po na na-clear natin is 17. So yung NC, yung listahan po, nandiyan po yung date, 17. Yan na po yung mga barangays sa kaya. Tapos for 2019, we have 42 barangays cleared. For a total of 72. Tapos ngayon 2019, next slide, next slide. Next. Ang total na natin 89. So last yesterday sir, nakapag-clear po tayo ng additional 30 barangays. So in a 1 month na nakaupo si ating bagong mayor, meron tayong 30 barangays na na-clear compared na for the last 3 years na ilan lamang kasi nga paunti-unti siya na ano. At ang number 1 na ginawa namin nga kasi number 1 na naging problema natin kaya 17 lang yung kaya ko konti na clear during the past 3 years eh may problema yung watchlist natin. So with the sa tulong ng PNP lalo na yung DID nila yun nga tapos yung intel namin sa PIDEA sinharmonize namin yung drug watchlist natin pati na rin yung sa tinap namin yung sa barangay para maayos kasi hindi tayo makapag-proceed sa barangay drug clearing kung yung mismong watchlist natin ay magulo. Yun nga po, sa awa naman ng Diyos, natapos namin, nagkaroon kami ng unified watchlist. So, hopefully, ito na po yung start para magtuloy-tuloy po yung drug clearing program natin sa Manila. Next. Ito po yung mga photographs. Ito yung photographs during the first Oversight Committee. Next. Yan po yung sa PIDEA conference room po yung ginawa. And next. Tapos yung second po, yung sa Makati City Hall. Ito po yung mga photos. Next. Next. Yung kahapon po yan. Yan po yung kahapon. Sa Caloocan City Hall po ginawa. And next. Okay lang po yan. Yan po yung contact number ko. Just in case may katanungan po as a member of the MADAP. And next. That's recommendation. Nakora. Sir, dagdag ko lang po yung mga recommendations namin. Sinasuggest po namin, sir, we highly recommend na magkaroon po sana ng office ang PIDEA sa Manila. Medyo matagal na po namin hinihingi yun, pero hindi pa po nabibigay sa amin para magkaroon po kami ng close coordination with the other members of the MADAP. And sana po, sir, magbigyan po natin. Tapos, nire-recommend din po namin sana na mag-conduct tayo ng trainings and seminars sa mga members ng MADAP sa Kanambata regarding the conduct of barangay drug clearing program. Parang review na rin po ito para mas maging maganda yung flow nung ano natin, barangay drug clearing. And also, we also recommend na maiputap yung ano, which what we call the, may program po kasi kami sa PIDEA, what we call the Balay Silangan. It is also parang barangay drug clearing din po siya pero but it emphasize mas nag-aan po siya ang concentration po niya is dun sa mga pusher po
mga drug offenders. Kumbaga, it is basically ang concept po niya is para siyang rehabilitation ng mga nag-surrender, mga offenders natin. Tapos yun po, ang konsepto niya is to mabigyan ng alternative na para magkaroon po ng livelihood project yung ano, para dun sa mga ano, at saka at the same time intel gathering na rin po. Kasi pwede po natin ano, yung isang interview po nila, makukuha natin yung mga source nila, ganyan po. Dok po, yung dating rehabilitation, sa MB, di ba, mayroong malaking vacant office na maliit. Mga ilan? 80. Aba, malaki. Malaki mo. Will you hold office? Sakto yung puro barangay. Opo, tama-tama pati DILG. Sakto yung DILG. Na actually, napunta na namin yung series sa ano po ba yan? Sa LRT station. Dito, sa Codley. Ay, hindi pa. Hindi ko pa po nakita pala. Malaki po. Kaya lang, papayos na lang konti, boss. Pero malaki po, malaki. Okay, sir. City administrator, please appropriate office for Rapidea. Mga lawit na tayo rito. Dami-dami ba ito? 10% pa lang. Okay. Are you finished, Mr. Yes, sir. Okay. I would like to hear from our undersecretary, Martin B. Thank you very much, Mayor. For the first time, naging seryoso ang DILG. Our campaign against illegal drugs dito sa Badak. Ito ngayon yung pinangungunahan ko, yung Barangay Anti-Drug Abuse Council. Ngayon, sabi ko nga, may recommendation ako sa PDEA. Tanggalin na natin yung drug-cleared barangay. Kasi ang dami kong naikutan, nakalagay, drug-cleared barangay. Kaya pala, tsaka drug-free, kaya pala libre na yung droga doon, pati kapitan, tsaka kagawad tumitira. Tsaka libre na. Libre na. Hindi, kasi tandaan nyo, nung nilaunch namin ng Badak, meron kaming tinatawag na functionality. Pag ang barangay captain, hindi siya umabot sa 50, bumagsak siya. Subject for suspension na yan. Tandaan nyo, pag hindi siya nakapasa ng 50, subject for suspension na yung barangay captain. Kaya nga, ang request ko sana, sa PDEA, kung magkakaroon tayo ng classification ng barangay, Badak Functional Barangay. Ibig sabihin, araw-araw, kumikilos yung Barangay Anti-Drug Abuse Council doon sa kanilang campaign against illegal drugs when there is sa kanilang respected barangay. Remember, ang sanang pinaka ideal na pinakamalinis na barangay sa buong Pilipinas, Manila, dahil 897 barangay. Just imagine kung 100 ang tao ang tauhan mo sa kada barangay, you have 10 barangay official. You have 10 SK. You have 20 tanod. 20 lupon, 20 barangay health worker, meron kang 70 na POC leader. Kaya saturated mo yung barangay. Kaya nga, ngayon, check-checkin ko din kung yung submission ng Badak. Kasi dapat yan monthly. Monthly, nagsasubmit ang mga barangay captain kung sino ang mga bagong pusher, kung sino ang mga bagong user sa kanilang barangay. Kaya nga ako, meron akong gustong i-recommend ngayon na pagka nagkaroon ng hulihan na may tarimaan ang isang barangay at hindi ni-report ni Kapitan, subject for investigation as Kapitan. Pagka merong malaking hulihan dyan na may drug laboratory dun sa area na yun at hindi nakalagay sa Badak report ni Kapitan, subject for investigation as Kapitan. At pagka nagkahulihan ng malaking droga dyan at hindi nakalagay dun sa report, subject na. Kaya kailangan ngayon talagang gumalaw ang barangay. Unang-una, we recommend para dun sa kanilang extension. Ako talaga sa DILG, dahil kung election na naman yan, pero kailangan magtrabaho lahat. No? Lalo-lalo na our fight against illegal drug, most especially dapat ang maging role model ng campaign against illegal drugs. Kaya nga, I will support 101% ang ating mayor, Mayor Isko,
sa lahat ng kampanya niya, even illegal drugs. Yung aming DILG, congratulations nga pala dahil yung update report niya sa amin sa cleaning ng Manila Bay. Anyway, bigay mo sa atin yung mga report ng mga barangay captain na hindi nagre-report ng bata ng monthly, hindi nagbibigay ng update, at I will recommend to Mayor Isko for their suspension or kung anong pwedeng sanction ang pwede natin gawin dahil this time, hindi tayo nagbibiro tungkol most especially our fight against illegal drugs. Kaya, Pidea, please, iyan ninyo sa amin kung sino yung hindi nakikipag-cooperate. Ito most especially, pag may operation kayo, pag kami dapat, andyan si Kapitan at saka si Orkagawad, tubal yung, di ba, meron kayong accounting kung may nahuli. Inventory. Balita ako, yung mga ibang barangay official dyan, nagtatago. At ayaw pumirma dun sa let us know kung sino yung mga yan. Okay? Para we will send a strong signal to our barangay captain. Most, hindi lang, at saka nga pala ang Badak, hindi lang kapitan ngayon. Pati pitong kagawad kasama na sa Badak. Kaya kasama dito pati mga barangay kagawad natin. Once na hindi sila nag-function sa kanilang pasensyahan. Thank you, Meron. Thank you. Thank you, Undersecretary. Well, ilan yung yung barangay na may pusya? Ilan ang total? Ilan pusya pa meron sa Manila? Meron nakalagay dyan sa inyo kanina, yung sa graph nyo. Possible pusya. Affected, sir. 56,000. Hindi, yan yung user. Meron dyan, di ba may pusher? Presence? 2,000 something? 2,000, sir. 1,000? 12,000 pushers? Hindi, addict na yan, hindi yan pusher. Masyado madami yan. Kanina parang pinakita ko doon. 2,034. Pusher, do you confirm, Pidea? We have about 2,034 plus, most likely. These are small-time pushers, pushers in the streets, community pushers. Ito, no? Sige. Okay. Walang big time dito sa Manila. Meron po, sir. Meron. Nasa lista po ni PRRD, sir. Nandito sa Manila. Cannot be located as of this day. Pero they're supposed to be based in Manila. Yes, sir. Meron po, sir. Nasa HPT? Yes, sir. He's a former barangay captain. Barangay captain yung isa, no? Oh, tama. Taga Sampalo? Sige. Eh, pakisuyo lang. Well, 2,000. So you have 365 days a year. So yung 2,000, hindi naman pwedeng 2,000 din nagtatago doon. So 2,000, malamang nandito lang yung sa atin. Most likely, no? Mahirap magtago yung 2,000 na tao sa buong Pilipinas. So, paano ba ang operation? Sino yung lead agency pag mag-ooperate? PIDEA with policemen o policemen with PIDEA? Good afternoon, Mr. Chair, Director Plaza of PIDEA NCR. Actually, the lead agency in the enforcement of anti-drug law is PIDEA. Sa apprehension? Yes, Mr. Chair. But the PNP can conduct anti-drug operation provided that they will coordinate with PIDEA. So, halimbawa, so, may nakita akong pusher. Kilala kong pusher to. Positive na pusher. Less po ako. Tatawag muna ako sa PIDEA bago ko huliin.
Yung ano, Mr. Chair, kung planned anti-drug operation, katulad ng bypass operation, they will coordinate. Pero kung in flagrante naman, Mayor, hindi na kailangan na mag-ano, mag-inform sa PDEA, kundi after na ng neutralization, that's the time na mag-submit sila ng SWAT report. Pero yung planned anti-drug operation, such as service of search warrant and conduct of bypass operation, kailangan po yun ma-ano sa PDEA. Kaya lang, Mr. Chair. Bawa naman, sasampulang yung list po yung ano natin, PDEA agent. 896, so he has to attend to about 89 per PDEA agent. Bawa naman. So paano, anong ratio ninyo? Ilang PDEA officer sa bawat team ng police? Kailangan ba isa lang o... Actually, Mr. Chair, hindi naman required na magkaroon na presence ng PDEA officer. Gano'ng okay. Kabilis yung pagbalibawa, meron kaming lesko, meron kaming team. Diba, magsasaturation drive ako, City of Manila. Gano'ng kami kabilis dapat mag-coordinate sa inyo at gano'ng kayo kabilis dapat magbigay ng go signal? If the application or coordination sinabit sa amin, Mr. Chair, after 5 minutes, meron ng certification yun. Ah, talaga? Kung wala naman tayong problema sa internet natin, Mr. Chair, mabilis lang naman ako. Ngayon, halimbawa, nag-create ako ng super body sa Manila. Anong kakailanganin ko bilang alkalde sa MPD? Anong documentation that this super body is composed of? Halimbawa, let's just say, this is for the sake of conversation. Nag-create ako ng 10 lespo. Walang gagawin araw-araw kundi mangaldag ng pusher. Anong kailangan kong dokumento bilang local government unit? For this super body is fully recognized by the PNP. PNP rin sila, hindi CAPGO, hindi itong mga tolongges. Uniformadong tao. Tapos, anong kailangan namin gawin? For example, nakatutok lang yung posam na yun sa drug war. Anong mga, meron, kaya ba namin gawin yun as local government? I think we need coordination with the Manila Police Office Mayor. Kailangan lang naman yun sa district director. Orders lang, Mayor. Kung natin lagay din kung ano yung function nila. Halimbawa, yun nga. Ang halimbawa, ano tayo, batteryahan tayo ng idea. Halimbawa, gagawa lang ako ng posam. Utaw. Talagang ano lang, araw-araw, walang gagawin ito kundi mangaldag ng, ilan yan? 34. That's average of 3 every barangay. Most likely, 2 or 3 every barangay may pusher. Halimbawa lang ko sa book, with the exception of the one that you declared na medyo, ano na tawag yan, free. Drug free. So, yung super body na yun, o super cup, super old, kasi specific lang silang trabaho nila, kailangan namin i-coordinate lagi sa inyo pag meron bypass, drug bus, or operation. Yes, Mayor, go doon sa mga planned operation. Pero para maging legal yung operation. Actually, Mayor, legal naman na yung conduct ng anti-drug operations. Yung iniiwasan lang natin yung magkaroon ng dalawang unit nag-operate sa isang target baka magka-disgrasyahan. Oh. Hindi naman siya nililimit na hindi ba. Okay. So, kailangan lang talaga iwasan na yung disgrasya. Pero, how far, at what level namin ibibigay yung info namin sa regional office o sa district office? Diba, meron kaming kakaldagin na pusher. Medyo hindi kami komportable doon sa mga ilang utaw sa opisina at ayon siya ng gobyerno. Saan namin bibigay yung coordination? Kasi madalas doon nasusunog eh. Actually, may... Matapos, noti kami masunog eh. O, kasi hindi namin pinaalam sa... Well, not to offend the present commander, not to offend the PCP, no, I have no intention to harm them. Now, it's just that if these things, casino-like operation in the mall,
and it's been existing for so many years, malamang may tumamang edit pati rito. So, nung nag-apply kami ng SW, talagang sobrang init pa ng SW, wala pang 30 minutes yun. Pagkakuha namin, pagkakuha ng SW, tinira na namin kagad. So, my point is, for us to have a very successful, prepare naman tayo, lalo na kayo sa operation, sanay na sanay kayo, anong ugali sa kali. Mas mabilis, mas swift, mas effective. My question is, saan namin ibibigay na para kung sakaling pumutok yung, halimbawa, nagka-bulilyasuan. Alam namin kung sino nang bulilyaso sa amin. For example, saan yun? Anong level? Actually, Mayor, kung magkaroon ka ng coordination dito sa regional office namin, dalawang tao lang yung nakakalam. Yeah. Yung nag-receive, and then ako, Mayor, as approving authority ng anti-drug operation. Dapat sa'yo lang talaga. Yes, sa kanya nag-receive. Kasi, ano yan, ha? 2,000, medyo bumiyahe lang ng isa yan, di 2,000, tapos magkano, ano magka ngayon? Ang isang biyahe? Walang umamin, ha? Kala ko may madudulas, eh. Pwede yan dapat sumagot. Magkano ngayon value per isang biyahe? Yung normal na adik, pag bumabiyahe. Sir, sa ano namin, sir? Sa data nyo? Sa data, sir. Kasi ang ano, sir, sakali kasi, sir, iba, sakali na to, kali. Ibang presyo, sir, kesa yung nasa data. No, hindi, yung nasa kali na. Sakali, sir, siguro, ngayon, lowest kasi 500, sir. Oh, 500 times 2,000, that's 10 million. Kung ang magbebenta lang ng isang pusher, isang piraso, isang 24 oras, that's 10 million transaction going on in the streets of Manila. Kung dumalawa yan, that's 20 million. Now you're creating a dragon in the city of Manila. If this thing, 2,000 people, is getting from one person, that is about 600 million pesos of possible at two transactions in a day. 600 million pesos of transaction. Susunod yan, sasali na yan sa politika. Kakandidato na yan. Di ba? So if you have this money, so I think 2,000. I'm very grateful to the PNP and Manila Police District and PDEA. Mabilis ang saturation, ang clearing ng barangay ngayon for the past 30 days. Thank you very much. Now let's move on. I think we can do better. Kaya ako iniisip, kasi kung ganito kalaking pera to, talagang mahirap masawata to. Ito ako ang biyahe lang nun, isa dalawang biyahe lang yun, ha. Nung pusher, yung small time na to, yung 2,000 eh. May inuuyan yan eh. Ha? Baka may isa pa. Hindi yan alam, hindi ko alam yung level. Solvin lang ang alam ko eh. Ay, solvin lang yung tinitira ng mga kababata ko eh. Sa butika lang yan, sa likod ng Mertayo ulit. Doon lang nakalagay yan. Sige, I think we have to address this. Not in the capital of the country. See? Yeah. At ano liability ng chairman kapag may natagpuan, you say, pag may natagpuan drugs sa barangay niya, sa AOR niya? Maliban sa suspension or dismissal from service, meron pa siyang haharapin under RA 9165. Pulong to, mabigat. Lalo-lalo na pag possession, tapos pagka yung beta, iba-ibang ano yun, ano mayroon. Mabigat ang parusa dito. Most space. Pero pagdating mo dun sa, ano, sa mga barangay official, sa amin pa lang, dun pa lang sa hindi ka magbuo ng badak, subject for, suspension or termination from office. Tsaka ngayon, yun naman sinasabi ko, yung functionality. Hindi porke nakapag-submit si Kapitan ng Badak, okay na yun, hindi ah. Kailangan kumikilos yung badak niya monthly. Nagre-report siya monthly. Kaya ngayon, we will intensify yung reporting system. We will make sure na nakakarating sa ating PDEA at kapulisan yung mga bago. Kasi nagpapalit-palit yan. Kung sino yung mga bagong pusher, kung sino yung mga bagong user, kasama dito sa reporting natin pati, sir.
kasi pagka... Actually, tingin ko, no? Tingin ko, yung user mahirap gamutin. Kasi kaya nga tao sa kanya, addict eh. Pero pag nawala yung pusher, walang mabibilan. Mas mahirap bumiyahin ng labas ng Maynila. Bakit? Una, mas mahirap bumiyahin sa labas ng barangay niya. Kasi bago siyang mukha. Kaya yung nagkakabilihan, magkakakilala yan. Kasi repeat order. Repeat order yan eh. Pagka nakabili na yan isang beses, suki na yan. Kasi yung comfort of sales, yung transaction. Kaya hindi yan basta-basta nagbebenta sa hindi nila nakilala or kakilala ng kakilala nila. Ito yung sakali na, yung low-end na tayo, yung hindi dito sa lupa talaga. Kasi hindi ko maalam ang operation sa malaki yan. Sige, ganun na lang. Basta yun pa lang kailangan. So, there's no hindrance for this, any local government unit to create a super group or a group of individual as long as it is coordinated at one, as long as it is created through the process like this, this one is NPD. Tapos lahat, pagka, ano lang ang dapat i-coordinate sa inyo? Pag plan anti-drug operation. Under plan anti-drug operation is bypass, search warrant. Ilang? Yung ano nang actually mayor yun na yung pinaka-basic. Yung dalawa na yun. Kasi all others masasama na doon sa service ng search warrant. Eh, limbawa ito. Just for the sake of conversation. Ha? Kasi maganda nga yung involvement netizen. Eh. Pinicturean ng netizen. Live, alibaba, may ano siya. Ito, ongoing ho dito. Tinawag ko sa presinto. Pagpunta, nandun yung mga suspect. Plan ba yon? Hindi. No. Hindi plan yan, ano? No, mayor. Madalas ba talaga may baril yung mga loko? Sa experience namin, mayor, dito sa Maynila, bihira naman, sir. Pungis-pong dito, sir. Pungis-pong. Unahan lang, sir. May mga report, sir, na may baril. Siyempre, sir, ang ano pa rin namin, is always armed, yung ang presumption. Presumption. Kasi sir. Illegal activities. Yes, sir. Sa kamalaking perang involved. Yes, sir. Yes, sir. Pero hindi ibig sabihin, namamatay sila dahil sa pulis. Namamatay sila kasi nagkabukulan. That's possible, di ba? Pwede, sir. Pwede. Oo. Di ba? Kasi importante malaman ng tao yun eh. Yes, na meron tolong gisan din among themselves. Kaya nangyayari, macha-charge sila sa anti-drug war. Tama ba? Yes, sir. May mga ganun eh. Mga ganun pangyayari. Hindi kasi na-explain sa publiko yun eh. Yes, sir. Na nagkakatolong gisan, nagkakabukulan among themselves. Kaya nangyayari niyan, sila-sila rin nagyayari yan. Tapos pag lumatag yan sa kalye, chances are, baka sa list po naman na may karga. Unless talagang legitimately lumaban. Kasi we really try to practice high tolerance in civil sa ating mga kababayan na hanggat kayang tiisin na huwag madisgrasya at hindi pa naman tayo nalalagay sa panganib, eh, yun ang policy natin sa Maynila. Pero hindi rin ibig sabihin na pababayaan ko na yung human rights din ng police o nung implementing o yung mga enforcer. May rights din sila. So, both rights are being respected in the city of Manila. Kaya lang, misa, pinagpapauna ko na, baka mamaya, pag nagkaroon ng kampanya, puro latag na, kasi magkakatakbuhan. Pag nagkatakbuhan ng pitsa, hihigpit ang tinda, magkakainitan sila ng ulo, sila-sila magkatayan. Sila-sila ang magkatirahan. Okay, Director Bagay, I want the presence of PIDEA in Manila. I want them to have that kind of ease of movement, representation,
in the city. Makakaya naman, wala tayong opisina rito. Ang PDEA, tapos may kampanya sa laban sa droga. And we are the capital. We're just like 1 kilometer away from the office of the president. Linisin nyo na kagad. City administrator, kung anong kakailanganin nila, computer, lamesa, air condition, pintura, opisina, plywood, everything that they need should be provided by the city. Actually, I want them here in Manila. Actually, sir, malinis na talaga yun. Ay, may kakailanganin sila, lamesa, para darating na lang sila, damit na lang niladala nila. Yes, even computers, they need it. They need this type of office equipment. Anong tawag dyan? Cabinet and everything. Anything that kailangan sa opisina. I want it to be provided by the city government. Thank you, Mayor. Actually, dito sa buong NCR, Manila lang po yung walang office. Oh, at least we're number one. Kaya hindi ako magtataka bakit may 2,000 pang pusher dito sa kanji. Di ba? See? At least hindi na sa akin ang galing ha. Kami nangunguna. Nangungunang walang opisina. Yes. Yes, sir. Ganun din po sa ating anti-drug abuse council. He was informed that wala rin dito sa Manila. Wala raw ala. Ay, ada. Malaki naman yung penting ko. Basta mas malaki yung sa PDEA. Kasi sila yung... Tayo kasi dito-dito lang. Kaya lang may dapat may representasyon po. Kinakailangan may representasyon. But be that as it may, the direction is this must be activated. Baka nahirati na yung mga pusher sa Manila dahil sa mga nagdaang panahon. Hindi sila pinapansin. Ba, na-relax na ba? Please help us. Director. Yes, sir. Seryoso kami to, Dits. Yes, sir. Tingin ko pa na. In fact, for 3 years na, may war on drugs. And kapitolyo ng bansa, marami pa rin droga. Ayan, dyan, sa data. Oh. Although, malaki yung Maynila talaga in terms of ratio. But I want this number to be dropped. I want them jailed. And the user who is a victim, be cured. So, Dr. Fox, yung pinapangarap mo magtayo tayo ng rehab, rehab center. May recommendation din ng DILG, no? Kasi nung barangay captain ako, meron kaming tinatawag na barangay-based rehabilitation program. Aminado naman ng PDEA tsaka ang ating kapulisan na wala tayong facilities. There are more than 1,200,000 ang sumurrender during the time pagpasok ng presidente. Kaya lang ang facilities natin is limited. During our time, sa barangay kaming in the absence of the facilities, kaya nga ito introduce ko ulit kasi may balay silangan pero limited lang ang may papasok natin doon. Pero kung merong barangay-based rehabilitation program, kung sino yung mga surrendery sa kanya-kanyang barangay, i-monitor lang ng ating kapulisan. Magre-report itong drug dependent sa barangay captain every weekend. 2 hours sa community service, may magagamit na kayo sa paglilinis ng mga kanal and everything. 1 hour for value formation seminar, yung mga NGO natin. Kaya meron tayong tinatawag na ubas noon. Ugnayan ng barangay at simbahan. Ngayon, ginawa na yung usapa. Ugnayan ng simbahan, pulis at pamahalaan. Ito, pwede yung mga NGO natin, most especially, yung mga religious organization, sila naman yung sa value formation and moral recovery program. And of course, ang kasunod niyan ay yung TESDA. Para ngayon, meron tayong
in preparation, paggaling nila, meron silang hanap buhay. Pero sa barangay gagawin ito, kaya nga hindi na natin kailangan ang major facilities. Pinapaano ko na to sa NBO na maging nationwide, pero kung magagawa natin agad dito, para at least makita ng mga sa barangay, pag nakikita nilang nagre-report yung mga surrendery na ano, eh magiging isang deterrent ito na kung gusto mo pang mag-drug ups, gusto mo ganyan mangyari sa'yo. Pero kung magiging successful tayo dito, may encourage natin sila. Talagang ako mayor, ang naging kapitan ako, kaya namin sa barangay, kung talagang palaban ng kapitan, kung palaban ng mga kagawad, palaban ano. Dahil unang-una, alam namin kung sino ang mga adik at puser sa barangay. Kami ang nakakaalam niyan. Barangay ang nakakaalam niyan. Kaya lang, kung half-hearted ang barangay, eh bigay niyo sa first kagawad, mag-resign na siya. Ganun nakasimple yan. Kung hindi mo kaya yung trabaho mo, bigay mo sa susunod. Pero kung halimbawa ito tolerate mo, kaya kami ngayon, seryoso kami din sa DIL, tutulungan namin ang mga local government official na ano, na tungkol dito sa kampanya na to. At bababad ako dito, Mayor, sa iyo. Okay. Then, let's start the challenge. Okay. O, de, tingnan natin kung seryoso ang gobyerno. Kung seryoso ang DILG, kung seryoso ang PNP, kung seryoso ang PDEA at ang City of Manila, I'm giving you now all those enforcement agency, pag hindi nyo na-clear ng drugs ang Paseco, then there is no business for you to come here in the next council meeting. I'm giving you 1 week. PDEA, PNP, at pag yun, hindi nyo na-clear. O tingnan natin kung hindi sususpend din ng DILG yung barangay chairman doon at saka mga kagawad. I want all those kagawad, tanod, who are wearing or bringing gun without permit to be arrested. It's not a gangland. Oh. Mahirap na nga buhay sa Baseco, puro di baril pa tao. Oh, you tell also Domingo, Colonel Domingo, you tell General Danao, I want saturation drive of all guns, illegal guns in that area. O, di doon tayo pumasok sa isang challenge na mahirap. Mahirap yun. Tingnan natin kung sino may dibdib sa atin, pare-pareho. Oh, dahil pag kayo nalinis natin, wala na tayong hindi malilinis sa Maynila. Kasi nandun ang atraka eh. May pantalan dun eh. Oh, tingnan natin ha. So, after 1 week, then you report to me. Clear ba talaga ang Baseco? Parang natahimik kayo. Makan challenge ba? We'll see. Tingnan natin kung may pamahala ang lungsod ng Maynila. Diba? In the morning, in the afternoon, in the evening, madaling araw. Pag ako may nabalita, may dalang may baril doon. Kung sino man ang PCP commander doon. You know, they're missing uniform personnel in Mindanao nowadays. We need the reinforcement in Mindanao. I think Secretary Anyo would love to send the Manila Police District to Mindanao to augment our needs to keep the peace in order in Mindanao. Oh, sige ha, yung kapitan dyan, saka yung dating kapitan dyan, na mga nagsisiga-sigaan, balita-balita ko, pati tanod, nakabaril. Hanggang lang. Bigyan natin ng disenteng panirahan ang mga mahihirap nating mga kababayan. Hindi ko mo mahirap sila, kailangan magulo na lugar nila. That is not true. I can be poor, but I live in a very peaceful community. Then, that we take the challenge today. First, ADAC meeting. Tingnan natin. 1 week.
What day is today? Thursday. August 1. Anniversary. Kasi clearing up barangay for drugs is being certified by PDEA and MPD. Tama ba? Tama ba ako, Director? Mr. Chair, actually, the members of the Regional Oversight Committee for Barangay Drug Clearing is chaired by PDEA. Kasama po yung DILG, kasama po yung PNP, DOH, at saka yung local government unit representative po. Ayun, tingnan natin. Ibig sabihin, dalawang bagay lang yun. O ako, nag-order na. Kami yung local government unit. Ang gusto namin, ang direksyon, clear. Okay yun na ngayon ang magkakatawan tao sa enforcement unit. Magandang challenge to. Parang recto lang yan. Kaya niyan, mag-ingat lang kayo. Saka baka makakita pa tayo ng mga person of interest along the way. So, you plan everything. Mas maganda yung publiko para magtakbuhan na sila ngayon pa lang. Okay, we'll see. Thank you very much for any more concern. Barangay Bureau. Meron na bago tayo matapos anyway on ano lang to on the side. Meron ng direktiba, kunin mo ng direktiba ni Secretary Anyo about directing all barangay chairman. They are included in the 60-day program. So inform all barangay officials, chairman in the city of Manila that there is already a directive from the DILG and the city is cooperating and I hope they will cooperate. Or else face the consequences of administrative and criminal liability, which I don't know. But I would guarantee you, I will guarantee you that Secretary Anyo is very serious about it. So it's up to them. Call na nila yan. Yan ang call nila. Kasi yan natin kung malaman natin kung talaga ba makikiri ang basay ko niya. Yes. Yes, of course, you're part of this. I'm Dr. Benales from MDRC, which are under Manila Health Department. Sir, I'd like to inform you that there is already an existing program conducted by the Manila Health Department, which caters the mga drug related cases. Drug users na rin ako. For New York, there are two mandates, sir, na ginagawa namin dito. Those who are enrolled in the community-based program, rehabilitation program, to Manila, treatment and rehabilitation, and also the person deprived of liberty under the BGNL. So may mga ruling kasi po yung ating plea bargaining, medyo malaking ano na po ito. Malaki na po yung ginagawa natin. Basta ako doon sa bentahan. Tapos the city will address the gamutan. Yeah. Para nakapokus tayo. For the meantime, walang gamutan. Punta tayo, habulin natin yung bentahan. Dahil pag nawalan yung bentahan, igiyangin na yung mga yan. Mga tinapit niyan. So naturally, ginagamot nila sarili nila. Wala eh. Walang nyangga. Sige, yun na muna at maraming salamat sa inyo. Thank you very much. Isang request lang. Pwede ba magpa-picture sa inyo? Kasi we have a big challenge to this. O nga pala, mag-ingat kayo ha. Keep safe. Keep safe. Sige. Tingin ko naman tatakbo yun after announcing this. Thank you.
Lock naman tayo. Thank you.